6 na araw bagong deadline ng voter registration, pag-aaralan daw ng COMELEC kung pwedeng palawigin ito ng 1 hanggang 2 linggo. Pero ang nais po ng Kongreso, 1 buwan o hanggang October 31 ang extension. Nagbanta pa nga ang Senado na babawasan ang 2022 budget ng COMELEC kapag hindi ito sinunod. Sa akin siguro bilangin yung naapektuhan ng ECQ. Yun nga eh. Sa idadagdag. Kaya sa kung 1 buwan, kasi naghahanda ni sila sa pag-file ng mga Certificate of Candidacy. So hindi natin malayan paano gagawin ng COMELEC ng sabay-sabay yun. At saka sana talagang hindi tayong mga Pilipino last minute kasi, di ba? Yun nga, isa pa. Sana, matagal kasi, matagal na rin. Pero hopefully, ma-extend kasi ang dami pa talagang gusto hong magparehistro. Sa nakikita nating reaction, talagang gustong-gusto nilang makisama. Yeah. At lumahok sa election 2022. Sana nga, ma-extend. Ano naman kaya ang palagay rito ng mga kapuso natin online, Ivan? Extend pero walang takutan. Yan, igan ko ani. Marami naman sa mga kapuso natin online, pabor sa deadline extension. Pero hindi pabor dun sa pambabanta ng Senado. Tulad na lamang ni Anilu Abraham, pabor siya sa extension para maiwasan ang maramihang pagpila at hindi malabag ang health protocol. Pero hindi sa banta na babawasan ang budget ng COMELEC. Hirit din ni Vin De Varas, kailangan pa ba magbanta? Dapat naman daw talaga mag-extend dahil limitado lang ang nakapagparehistro kada araw dahil sa lockdown. Ayon naman kay Ernie, importante na pag-aralan ng COMELEC ang bawat hakbang bago magdesisyon. Kaya dapat daw magsabi ng maayos ng Senado at huwag magbanta. Pero si Christine, pabor sa pagbabanta ng Senado lalo na kung magbibigay daan ito para mangyari ang ipinapanawagang extension. Si Ronel Manuel naman, parehong hindi pinapaboran ang banta ng Senado at extension ng voter registration. Hindi raw makakatulong ang mga yan dahil marami pang ibang paghahandaan ang COMELEC tulad ng namangitigan, filing ng mga Certificate of Candidacy na gaganapin na sa Oktubre. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.